Hinatulang guilty sa kasong homicide ang isa sa 60 na botas na akusado sa pagpatay kay Jemboy Baltazar. 4 ang guilty sa kasong illegal discharge of firearms habang isa ang naabsuelto. Dismayado ang pamilya ni Jemboy sa magaandaw na hatol ng korte. Iaapila raw nila ang desisyon. May report si June Veneracion. Nang dahil sa maling akala, natuldukan ang buhay ng 17 anyos na si Jemboy Baltazar. Napatay siya matapos mapagkamalang suspect ng mga pulis na botas sa kanilang hot pursuit operation Agosto ng nakaraang taon. Makalipas ang 6 buwan, ibinaba na ang hatol sa 6 na pulis na kinasuhan ng murder. Guilty sa homicide si Staff Sergeant Jerry Maliban. Sabi ng korte, sa baril niya nang galing ang mga bala na pumatay kay Jemboy. Hindi po napatunayang pinlano niya yung krimen. So yung pagputok niya ng baril, ginawa lamang niya nung nakita niyang mag-e-escape na ho yung biktimang si Gerald Jemboy Baltazar. Sinentensyahan siya ng 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong at pinagbabayad ng danyo sa pamilya ni Jemboy. 4 na pulis naman ang hinatulang guilty para sa illegal discharge of firearms na may parusang 4 na buwang pagkakakulong. Base po sa ebidensya, nagpaputok lamang po sila sa tubig. Hindi po aimed kay Jemboy Baltazar. Pero pinapabawas pa ng korte ang naging preventive imprisonment ng 4. At kung lumabas na pasok na ito sa kanilang sentensya, dapat palayaan daw agad sila. Na-acquit naman si Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr. na hindi napatunayang nagpaputok ng baril. Sa lugar na ito, dito sa Novotas City, napatay si Jemboy Baltazar Agosto noong nakarang taon matapos mapagkamalang suspect sa krimen. Sa desisyon ng korte, sinabi nito na naiwasan daw sana ang nangyaring trahedya kay Jemboy kung naghunos-dili lamang ang mga pulis. Ito po ay magsisilbing reminder at eye-opener na kapag hindi po kayo susunod sa mga umiiral po ng mga police operational procedure, you will suffer the same fate. Bago ang pagbaba ng hatol ngayong araw, binisita kahapon ang mag-asawang Rodalisa Jessie ang punto ni Jemboy sa pag-asang makakamit nila ang inaasam na hustisya para sa anak. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, hindi maitago ng mag-asawa ang pagkadismaya. Sobrang sakit ng ginawa nila. Hindi po talaga makapaniwala na ganun po yung hato. Magsorry man sila sa akin, hindi nila mababalik yung buhay ng anak ko. Sa pagkatagal-tagal na proseso, tapos wala rin pala kayong makakuha ng hustisya. Bumalik sa akin na alaala yung nung makita ko sa balsa na parang pinatay uli siya. Mananatili sa Witness Protection Program ang pamilya dahil sa takot para sa kanilang buhay. Katuwang ang Department of Justice at Office of the Solicitor General. Iaapila ng pamilya ang hatol sa Court of Appeals. Itong decision sa tingin ho namin hindi sapat dahil merong makakalaya na mga pulis. Kahit sa huling hininga namin mag-asawa, lalaban at lalaban kami. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang state of the nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.